COVID-19 pandemic has been making the lives of people even more challenging. And El Nido, as one of the municipalities in Palawan, has become one of those downtowns which was immensely affected by the said pandemic. A highway that we've used to see that had many transporting vehicles with roaring horns from everywhere turns out to be a lonely place with a deafening silence. However, despite such, though life nowadays is indeed more difficult and is opposite to the life that we've used to had, people in many areas have never forgotten to push their steps forward and create ways to survive. To survive not only for family's daily meal, also to fall through and overcome with its concerning quality of education. And our teachers are significantly important to bring back the enthusiasms and qualities of learning. Many of us know teachers are duly licensed professionals who possess dignity and reputation with high moral values as well as professional competence. And one of them is Ma'am Lery Rose Gapus and Ma'am Gerlyn Acosta Radam. It's almost noon when I decided to go at their places. I had to cross dry, spuddy, sludgy rock and river just to be with them. When I got to their places, both are busy taking care and giving attention to their family. Ma'am Lery Rose Gapus and Ma'am Gerlyn Acosta Radam are one of the best teachers of Aberawan Elementary School. I'm Gerlyn Acosta Radam, 32 years old, 3 years in service as elementary teacher in Aberawan Elementary School, Barangay Aberawan, El Nido, Palawan. So, nga pala si Lery Rose G. Gapus. I am 5 years in teaching profession. I'm currently teaching at Aberawan Elementary School. Okay, so I chose to become a teacher kasi nga as bilang typical na estudyante ng elementary, syempre pangarap ng lahat maging teacher. But maliban doon, kasi nga nakita ko na ang pagiging teacher ang isa sa pinaka prominent na trabaho, pinaka noblest profession, at gusto ko rin mag-serve lalong-lalo na sa mga kabataan na ma-share yung aking mga kaalaman at ma-mold yung mga bata, especially sa elementary. I choose to become a teacher. Actually, ito kasi yung elementary ako, pangarap ko na talaga siya. Tapos, nung nag-high school ako, nag-shift ako ng pangarap. Pangarap ko na maging, sa business world na sana. Pero, nung nag-enroll ako nung college, maraming mga challenges sa akin. Tapos, nag-end up akong itong pinili kong kurso. Tapos, parang may doubt ako at first. Pero, nung huli na, sabi ko, pinili ko to dati, tutuloy ko na. Kaya ngayon, dito na ako ngayon sa world of teachers. Yes, pa ma. Amo ng pandemic, ang routine naming mga teacher is same pa rin dati. Papasok pa rin ng maaga, gigising ng maaga, magpe-prepare. Pero hindi na katulad dati na pagpasok mo ng school, maingay. Ano talaga yung mga bata, nagkakagulo. Ngayon, naninibago kami. Feeling namin kami na yung student, kami pa yung teacher. Yung routine namin, clean up muna, syempre lilinisin yung paligid para presko rin sa pakiramdam namin. Tapos, maghapon na yun. Print, magsusort ng module. Tapos, tuwing Monday, distribution talaga yan. The rest of the week naman, yan lang. Print tsaka
magsusorting lang ng mga SLMs para sa distribution ulit next week. Yes. Yun na lang yung routine namin daily. Professional teachers and the state elevate national morality and cultivate love of country. Okay, so as a Filipino teacher, especially in elementary, so during this time of pandemic, it is very hard for us na maabot yung mga bata. But then, to cultivate the love of country and nationality, siguro ipaintindi sa mga bata kahit sa pamamagitan lang ng blended learning na kailangan pa rin nilang maging isang mabuting Pilipino sa lahat ng oras. The teacher as a person maintains at all times a dignified personality. Kasi as a teacher, as a professional teacher, di ba? Tayo yung nagiging model, hindi lang ng mga kabataan, pati ng ibang taong nakapaligid sa atin. Kailangan live with dignity tayo kasi nga sasabihin na yung pag-teacher ka kasi iba yung tingin sa'yo, ay, teacher yan, bakit ginagawa niya ganyan? Kaya tayo, ingat na ingat tayo sa sarili natin, tayong mga teacher, ingat na ingat tayo sa sarili natin na kailangan hindi natin madungisan yung pangalan natin. Kailangan yung tingin ng tao sa atin, ganun pa rin kasi tayo yung parang naging standard na ng society. Maliban sa ibang profession, tayo yung nagiging basihan ng lahat. Ang ginagawa namin, so sa code of ethics natin, sa mga sinumpaan nating tungkulin bago tayo pumasok dito, as a professional teacher, sa mga oaths natin, yun yung nagiging basihan natin para hindi na tayo mawala doon sa dignidad na meron tayo. The teacher and the community shall render best service for the society. Kasi wala kaming hindi kami sinasama sa marshal, pero as a frontliner doon sa school, kami na rin yung educators doon kung paano natin isusundin yung mga health protocols ngayong pandemic. Kailangan ma-educate rin hindi lang yung mga bata, pati yung mga nanay na dapat every time kasi na wear your face mask, social distancing, ganito, ganyan-ganyan, yung COVID, hindi basta-basta. Kahit na hindi kami yung nakasabak dyan sa mga kasada-kasada, pagdating naman ng school, kami yung frontliner, doon pa lang, nagre-render na rin kami ng service to educate people about sa pandemic na ito. Yes, po, ma'am. The teacher and the community possess freedom to promote love of God. Okay, so, love of God is the most important thing to realize during this time of pandemic. Kasi ito yung pinaka, kaya gusto kong i-induce sa mga bata talaga na, kumbaga, lalo na sa mga parents na lagi naming nakakasalamuha, na talagang yun yung pinaka-importante sa panahon ngayon, yung love of God. Kasi kumbaga, ito yung pandemic na to parang ginawa lang ng ating Panginoon na maging turning point para lahat ng mga tao ay makaalala sa kanya. Kasi lalo na sa mga parents, lagi kong sinasabi sa kanila na matatapos din to. God has a plan. So, yeah. The teacher and the profession uphold the highest possible standards of quality education. Ngayon, hindi ko talaga as in 100% na masasabi na ano natin yung high standard sa education. Kasi ang mga estudyante natin ay hindi natin nakikita. Yes. 'Di ba? Sa ano tayo eh? Nasa distance learning tayo. Hindi natin 100%, lalo na yung atin ay sa amin dito sa school, ang aming distance learning modality is modular. So hindi namin 100% kahit ngayon 50% na yung bata yung mismong nakakaalam nun. Pero ang ginagawa namin para yung isang way namin para ma-measure kung yung bata ay natututo is to conduct evaluation na kami mismo ay makikita namin kung yung bata mismo yung sumasagot. Kasi hindi kami, kumbaga, diskumpiyado kami sa binabalik sa amin weekly eh. Kaya ganun yung ginagawa namin, nag-ano kami ng mga evaluation para assessment materials para makita namin kung yung bata ay may natutunan. The teacher and the teaching community uphold full cooperation with fellow teachers.
So, ito yung pinaka-importante bilang isang teacher, sa lalo na syempre basta sa lahat ng departments, ito yung pinaka-importante, yung cooperation with each other. Kasi kung wala yun, ang hirap maabot ng goal. Pero sa amin naman, actually, talagang na-exercise naman namin yung one for all for one. So, kumbaga kami ay isang pamilya sa aming paaralan. Talagang we help each other. Yes, ma'am. The teacher and the parents establish and maintain cordial relationship with parents. Yun nga. Yun rin yung isang challenge rin sa akin. Kasi nga, hindi ako taga dito. Magto-2 years pa lang ako dito eh. Tapos yung mga parents, hindi ko kilala. Nakikilala ko lang sila, nakikita ko lang sila. Nung una talaga, nahirapan ako kasi hindi ko alam na yun pala parent na ng aking estudyante. Tapos yung ibang student ko, hindi ko na-meet. Ang ginagawa ko, para hindi mawala yung relationship, yung parang, ay, pag si ma'am, parang, meron kasing ganung parents na, ay, matapang si ma'am, parang, ayaw magsalita, ayaw mag-ano ng anong kanilang problema. Ako hindi. Ang ginagawa ko, dinadaan ko sa joke na parang, ay, hindi ako ito, ganito. Dapat, okay ka lang sa akin. Pag pumapasok sila sa room, dati na pwede pa, pumapasok sila sa room, pa-joke ako na parang hindi lang sila maalof sa akin. Yes, yun yung ginagawa ko para yung relationship namin as parent and teacher, buo pa rin. Para hindi sila mailang sa akin na, ay, ma'am, sorry, hindi ko nabuo yung para ganitong week. Guys, sige, te, para hindi ka mahirapan. Alam ko naman pressure yan kasi dapat trabaho namin yung dapat ang magturo. Tapos kayo may mga kanya-kanya rin. Sige po, adjust nyo lang. Ako lang po yung mag-adjust. Ganun lang yung ginagawa ko para hindi mawala yung relationship namin ng parents at ng teacher. So you as a teacher, in this time of pandemic, how do you help your learners with their study? How sure you are that they acquire quality learnings? Kasi nung nakaraan, itong mga nakaraang first, second, and third quarter, medyo nakakaya pa namin yung home visitation. So talagang tinututukan namin lalong-lalo na yung mga non-readers. Kami ay nagkaroon ng intervention plan para dun sa mga non-readers. So talagang tinututukan namin yung mga bata, puntahan sa bahay, pabasahin, bigyan ng mga reading materials. Kaya lang nitong last quarter na, dahil nagkaroon ng lalong humigpit yung ating IETF dahil na rin sa dumadaming kaso ng COVID dito sa El Nido. So, hindi na kami masyadong nakakadalaw sa mga bata. But then, we have our radio-based instruction. So, yun yung ginagamit namin ngayon para maabot sila, ma-reach yung nila, na ma-explain namin sa kanila kung ano yung. Pero, alam ko, sa tulong ng mga magulang, naaabot naman ang mga bata yung dapat nilang malaman. Yes, pa. Well, as a teacher and at the same time, as second mother to your students, what is the best advice you could give to your students po? Kung kaharap ko man sila this time, ang akin lang, as a mother, wala naman tayong ibang hinangad para sa mga anak natin, kundi yung mapabuti sila, di ba? Yes. Ang advice ko lang is, makinig lagi sa magulang nila, kung ano yung sinasabi, sundin, kasi nga walang parents na mag-a-advise ng ikakasama ng kanilang mga anak. Ang i-advise nila is yung alam nila kung saan mapapabuti yung anak nila. Yun lang as a parents, yung as a parent na rin syempre. Yun ang gusto kong mangyari sa mga anak ko, yung makikinig sila sa pinapayo ko, makikinig sila sa kung ano yung sinasabi na mali, wag dapat sundin. Hindi naman sa wag lang magpasaway sa mga magulang. Kung ano yung sinasabi ng magulang, sundin para mapabuti sa huli. So, as a teacher and as a second parent to my pupils, siguro I advise them to cooperate more with their parents kahit na hindi kami nagkikita, so matatapos na yung school year. Actually, na-meet ko naman sila isa-isa. So, siguro, mag-aral ng mabuti kasi kahit na sa gitna ng ganitong hirap ng sitwasyon, but then, ito yung pinaka-challenge para sa inyo na mag-aral kayong mabuti kasi darating ang araw na kayo na naman yung magiging teacher ng mga future generation. So, keep up the good work and then study well and
of course, always trust in God. Ano ang iyong masasabi sa gurong si Ma'am Larry Gapos? Ang masasabi ko po sa kanya ay, una, nagpapasalamat ako dahil isa siyang mabuti at masipag na guro at hindi siya nagsasawang tumulong sa mga estudyante ng Aberwan Elementary School. Kahit po siya ay isang transfer teacher lamang, ay masipag pa rin po siyang tumutulong. Kaya isa siyang huwaran sa mga lahat ng guro sa Aberwan Elementary School dahil hindi siya nagsasawang tumulong sa mga estudyante lalong-lalo na ngayon sa kinakaharap nating pandemya. Kaya nagpapasalamat ako kay Ma'am Larry Rose Gapos. Yun lamang po at thank you Ma'am Larry Rose Gapos. Girlie na Costardam po ay isang mabait na guro at matulungin. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging guro, ay isa rin po siyang matulungin sila na sa aming komunidad. As ako po at youth leader ng Tasityo lang iblang iban pa ng Kaya Berawan, El Lido, Palawan. Kapag po mayroon kaming mga activities, ay manandun po si Ma'am Jerlyn Radam at makukuha niyo po ang kanyang suporta. At kay Ma'am Jerlyn Radam po, maraming salamat. Ako po bilang naging mag-aaral din po ng mababang paaralan ng Aberwan Elementary School at ngayon po ay kasalukuyang gumagabay po sa pag-aaral ng kapatid ko. Nandun din po. Nakikita ko po na si Ma'am Jerlyn Radam po at saka si Ma'am Larry Rose Gapos po ay talaga nagpupursige po lalo na po ngayon sa pagtuturo, lalo na po ngayon dahil po sa modular method po na ito ng DepEd. At kung minsan nga po eh hapon na po sila akong umuwi at minsan naabot na po sila ng gabi pero tuloy pa rin po sila sa pagtuturo and talaga masaya po ako dahil po naging isa po sila sa mga teacher po ng Aberwan Elementary School. Thank you po. Ma'am Jerlyn Acosta Radam and Ma'am Larry Rose Chigapus are just one of those thousands of professional teachers in the Philippines that despite of the pandemic, our teachers are still pure, imbued with strong spirit and full of burning passion to ignite the path of their students. So to all teachers around the world, we salute your service and love. So I am Irex Rodriguez de Lisam, your aspiring educator.